Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Dito po tayo ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Ako po si Pastora Vicky ng J. Blue, Calapan, Oriental, Mindoro. So, purihin po ang ating Panginoon dahil isa naman pong pagpapala espiritual sa bawat isa po sa atin. At ang atin po ngayong pag-aaralan, no, ay sa Hebreo chapter 12 verse 1 and 2 na kung nasaan ay ito ay magbibigay sa atin po ng tamang pananaw sa atin pong paglingkod sa ating Panginoon. Bagamat may kanya-kanya po tayong ministry, but I know and I believe inilagay po tayo sa tamang ministry para po tayo magamit ng Lord. So, purihin po ang ating Panginoon. Samahan po niyo ako sa pagbasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang sabi po dito sa Hebreo 12 verse 1 and 2, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Who for the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." So, purihin po ang ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Father God, in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit, we thank you, we honor you, and we bless you today. Alam po namin na ikaw ang kasama po namin, Holy Spirit. Guide us, teach us, give us more knowledge, anointing. At ayaw mo na patuloy mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ano man, Ama, ang iyong ka-revelation, ano man ulit ang kapahayagan mo, ay ma-absorb po namin, ma-internalize po namin ito, at gawin po namin ang iyong dakilang kalooban. Lord, yung abang lingkod mo, Ama, itago mo sa likod na yung cross. For I can do nothing apart from you. You alone, our God. You alone, our wisdom. You alone, our knowledge, O God. Kaya sa oras nito, lukuban mo kami na yung kapangyarihan. Mangyari ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Mapalaya kami, Panginoon, at magawa namin ang iyong dakilang kalooban, Lord. Salamat po, Ama. We give you praise, glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. So, praise God. Ano ho? Salamat po sa Lord dahil napakaganda po na mensahe niya sa oras na ito. Ang sabi po sa Tagalog,
Kaya't yamang napakalibutan, napalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumatakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang cross. Hindi inalintana ang kahiyaan na siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, praise God. Ano ho? Ang atin pong pinag-aaralan na ito ay isang malaki pong hamon sa bawat isa po sa atin, lalo tigit yung mga lingkod ng Diyos. At maglilingkod pa sa ating Panginoon. Ikaw at ako po ay pinili ng ating Panginoon. Sa sinapupunan pa lamang po tayo ng ating ina, may minana na po tayong kasalanan. No? Pero nandun naman po ang sabi ng Lord, ang sabi po sa Jeremiah 1 verse 5, na tayo ay pinili na, inirang ng ating Panginoon. Nakadistino na po tayo. We are destined, no? Na talagang magawa ang kalooban ng ating Panginoon at ipapahayag ang kanyang kaluwalhatian. So, ang sabi po dito, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay may kanya-kanya po mga daladala. May kanya-kanya po mga hinaing sa buhay. Nung tinawag po tayo ng ating Panginoon, hindi po tayo perfect. Amen po ba? Hindi po tayo matuwid. Hindi po tayo magaling, no, sa Bible. Marami pong mga kahinaan tayo. Marami pong mga bagay na ayusin sa ating mga buhay. Kaya lamang, nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil tayo pinili at hinirang ng ating Panginoon para magamit po tayo sa kanyang gawain. Salamat po sa Lord dahil ito po yung akin pong isishare sa inyo. Alam ko naman po na sa loob po ng isang buwan, ay ito na po yung marami na po tayo naririnig, no? About how to focus, no, our eyes unto Jesus. Marami na mga pastor na nagsishare, but may kanya-kanya pong revelation ng ating Panginoon. Hindi po na nawawalan po ng mga magandang revelation ng ating Lord para patuloy po tayo ma-equip, patuloy po tayo magiging matatag habang po tayo nandito pa sa lupa. Tinawag tayo ng Panginoon, no, para magiging hindi po tayo pabigat sa ministry, kundi po tayo magiging daluyan ng pagpapala. Magiging daan po tayo sa maraming mga tao na hindi pa tunay nakakilala sa iyo. So ito po yung mga bagay na ito na sinabi po dito ni Pablo sa Hebreo, na kung nasaan tayo po ay pinaliligiran ng mga saksi. Amen po ba? Ng atin pong mga kapatiran, ng atin pong pamilya, ng atin pong mga kapitbahay, ng atin pong kasama sa trabaho, yung atin pong mga estudyante na makasama natin sa eskwelahan. At ito po tayo po ay lantad na lantad sa kanila. Kaya ito naman po yung nais ng Diyos para ho mapukos po natin yung ating paglilingkod sa Lord. Mapukos po natin yung ating mata, makatuon lamang sa ating Panginoon para ho tayo magpapatuloy sa Lord. Dahil alam naman po natin na ang atin pong pinaglalaban ngayon, ano, ay talagang makamtan po natin talaga ang buhay na walang hanggan. At yung regalo ng Diyos, yung crown na inihanda ng Diyos sa atin. So, ang sabi dito, how to focus our eyes unto Jesus. Paano natin maipokus kay Jesus, no, ang ating mga mata, ang atin pong ang atin pong ginagawa, ano ho, para maging kalugod-lugod sa Kanya. Unang-una po dito, follow the instruction of God. Dapat ho natin ay sundin, no, ang instruction ng Diyos sa atin. No, kung paano po nagbigay ng instruction po, no, si Moses, ano po, ay talagang kay Caleb, no, kay Joshua, ay ito po ay sinunod po nila, no, yung instruction na 'yon. Ano nangyari? Sila po ay tunay pinagpala ng Diyos. No? So tayo din po,
tayo din po na mga anak ng Diyos, dapat po, we have to follow the instruction of God. Sabi po dito, ang Diyos po natin, no, ay nagbibigay sa atin ng way, path of righteousness, na kung nasaan para mabuhay tayo sa Kanya lamang, amen, na ipapakita natin yung tamang way, ang tamang daan ng pamumuhay, na kung nasaan ito po ay para i-download naman natin, ipas natin sa atin pong mga children, sa atin pong mga kabataan, sa atin pong mga anak, at sa atin pong society. Amen po. That we live in, na kung nasaan, saan tayo po nakatira, saan po tayo, kung nasaan po tayo nagtatrabaho. No, sabi dito, the instruction of God teaches mankind how to live right, para ho tayo ay mamuhay ng tama. Amen? Treat others, no? Talagang sabi nga, i-treat po natin yung others as katulad po ng pagmamahal sa kanila. Kung paano natin sila mahalin, kung paano tayo mag-forgive, no? Kung anong gagawin, anong tamang gawin at hindi dapat gawin. Ito po yung instruction ng Lord sa atin na dapat i-follow po natin. Amen po ba? Sundin po natin yung sinasabi ng Diyos sa atin para po tayo ay makikinabang din po. At para malugod naman ang Diyos sa ating mga buhay. No? Kaya po, ang binigyan ng Diyos sa atin sa Joshua verse 1:8, ano? So na ang kailangan po natin dito na sundin, no? Ano ang sabi dito? Meditate the word of God, no? I-meditate po natin ang salita ng ating Panginoon, no? Paano? Sabi nga po dito, meditate, no? Sabi dito kay Joshua 1 verse 8, huwag mong kaligtaan, no? Meditate the word day and night. Sabi dito, dilihin mo 'yan araw gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So, yung una pong ginawa po ni Joshua is to meditate the Word of God. Amen po. Araw at gabi, ano ho, upang matupad po niya ang kasulatan doon. So, yung instruction. Kaya po, sabi nga po na nagtagumpay sila dahil sinunod po nila yung instruction sa pamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya po mahalaga po na may Word of God tayo every day. Para po tayo po ay mayroon po talaga nga yung daan po natin, yung dadaanan, ang lalakaran po natin ay hindi tayo mapapamali. Amen po. Para patuloy tayo na maglingkod sa Lord, mamuhay tayo na matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So, ang kailangan lamang po natin dito ay, ang sabi po dito ay, we have to follow the instruction. Amen po. Katulad po ng isang, kukuha ka ng board exam. O, ang sabi po doon, sabi po doon sa paper, sa papel, no? Ay bibilugan, no? At may instruction naman doon ay yung circle, si sirkulan. Yung mali, si sirkulan ang bibilugan ang tama. Pero nang dahil hindi mo talaga nababasa yung tamang instruction, sa halip na bibilugan mo doon po ay sabi nga po doon ka sa circle nag-check, no? At sa bilog naman doon ka naman nag-X. So ganun po, ano ho, magiging attentive po tayo kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya po mayroon ho mga pagminsan po akala po natin, ito ay ginagawa ng tao na ito'y akala natin, ito'y galing pa sa Diyos. Pero yung pala, ay sarili na po natin nakagustuhan. Kaya pag may instruction ng Lord, sige, go lang. Sumunod ka lang sa Panginoon at hindi po tayo mapapamali. Amen? So makita po natin dito, paibang instruction ng Panginoon, sinunod mo yan, sasamahan ka ng Lord. Pagpapalain yung ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Dahil yun ang nais ng Panginoon eh, no? Sabi nga, we will not lean, no? Yung sa atin pong karunungan, sa Proverbs 5:3, na huwag tayong mag-lean sa ating karunungan, kundi magtiwala tayo sa ating Panginoon, no? Kailangan po natin yun, yung instruction ni God, no? Magkaroon po tayo talaga ng open heart, magkaroon po tayo ng open mind, no? Para magawa po natin yung instruction ng ating Panginoon. At minsan nga ho, yung instruction ni Lord sa atin,
parang malabo. Pero pag ikaw po ay lagi po nasa presence ng ating Panginoon, grabe po, no? Makiririnig mo sa heart mo na ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Amen po ba? Alam po, naranasan natin mga pastor, kasi tayo po ay napakalapit sa puso ng Diyos. Amen? Mahal na mahal po niya tayo. Kaya nangungusap siya sa ating puso at sa pamagitan po ng salita ng Diyos. No? Minsan nga po nagpupunta ako, sabi ng inano ng Lord, ini-impart niya sa puso ko na pumunta sa provincial hospital. At nakita naman po, dahil po dati po talagang kami pumupunta doon yung mga nanay, nagpipray po sa may sakit. Kita mo doon, kawaawa po, no, ang kanilang kalalagayan. Dahil may instruction si God, no, narinig mo na ipag-pray mo ang mga may sakit, may karamdaman, mag-declare ka ng healing. Patanggapin mo sila para ang kaligtasan ay matanggap po nila at marinig nila ang salita ng Diyos. Go lang po tayo sa Panginoon. At alam mo, hindi po manghihina tayo eh. Nandun po lagi yung strength. Nandun po lagi yung anointing ng God ibibigay po sa atin. Kasi inuutusan po niya tayo eh. Amen po ba? So, dapat po ay ang instruction ni God ay lagi po natin pakinggan. Amen po. So, praise God. So, ano pa hong sinabi po dito? Na dapat po ay habang po tayo naglilingkod sa Lord, ang instruction ni God, magiging holy po tayo. Sa 1 Peter 1 verse 16, be holy for I am holy. Alam mo, alam po natin, ito po yung instruction po kay Joshua, meditate my word day and night. Kasi po nandun napapaloob ang kabanalan. Sa paglilingkod po sa Lord, hindi po dun sa karamihan na marami po tayong ginagawa para sa Lord. Hindi po ito sa dami po nating napupuntahan mga lugar, o di kaya po sa, kumbaga po ang sabi nga po dito, kailangan po natin yung kabanalan. Kasi once na hindi po tayo banal sa harapan ni God, kahit po anong share ng Word of God po, ay wala hong dating. Amen po ba? Wala pong dating sa tao. Kaya alam nyo, pag tayo po ay talagang holy, righteous, no? Sa harapan ng Panginoon, yung anointing nagpo-flow, ang presence ni Lord nagpo-flow, there's healing, there's deliverance. Ang mga tao ay umiiyak. No, umiiyak na sila, hindi ka pa kalagitnaan pa lamang, nag-start ka pala nag-share ng Word of God. Umiiyak na, why? Naramdaman nila ang presence ni God. Kasi po hindi po pwedeng manahan ang Diyos sa mga taong hindi banal. No, hindi righteous ang pamumuhay. Kaya sabi nga po doon, sa atin pong buhay, araw-araw tayo magpasayasat sa Lord. No, hindi lamang po dahil tayo may gawain, doon na lang tayo magpipray. No, una po lang sa umaga pa lang, examine na po natin yung ating buhay, Lord. Ikaw na baga ang umuupo sa puso ko o yung sarili ko na dahil ako magaling at ako'y marunong? Hindi po. Only Jesus. Hindi natin kaya po yun. Meantime po, nung ako po'y umattend po doon sa Redeeming the Land, ito po ay gawain po ng mga intercessor IEP. At alam po nyo, sabi ko, Lord, kung gagamitin mo lamang ako, ngunit hindi mo babaguhin ang puso ko, wag na lang, Lord, dahil hindi ka magmanifest sa buhay ko unless may nakikita ka pa sa puso ko. Kaya tanggalin mo po, Panginoon, anuman na sa puso ko po, Panginoon, alisin mo, tanggalin. Kaya gusto ng Lord, maging holy po tayo. Maging righteous po tayo sa harapan ni God. At kung mayroon pa po tayo na mga kasalanan, at kung mayroon pa po tayo mga nagagawa, isuko na po natin kay God. Amen? Mag-surrender po natin kay Lord. God is faithful and just to forgive us. No? God is faithful and just to forgive us. Kasi ang sabi nga sa Isaiah, no, 59 verse 2, naging maiksi ang kamay ng Diyos, nagiging bulag at nagiging bingi siya ng dahil po sa ating kasalanan. So, magiging righteous tayo if we believe sa ating Panginoong Yesus na tayo po lahat ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. So, ang sabi po doon, dapat po isuko natin ang lahat sa ating buhay. Ang sabi po sa Roma, no, 12 verse 1, no, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable before the eyes of God. Hindi ka magagamit ni God, no? Kung mayroon pa sa puso po natin, kaya ang sinabi, no, ni Bishop Sammy, yun pong mga dapat we ma-circumcise po tayo. Yung foreskin matanggal sa atin. Amen po ba?
Kaya ang kailangan po natin para marinig at yung instruction ni Lord ay marinig po natin, gawin po natin ito. Amen po ba? Amen po. So, ang sabi po number 2, sabi dito, forsake sin in our life. So, kasama na po dito. Forsake, ibig sabihin, alisin po natin ang ating mga kasalanan. No, baguhin na po natin yung ating pananaw, baguhin na po yung ating pananalita. Yung pananalita natin na with love. Hindi naman po yung sinabi mo, mahal na mahal mo ang iyong kapwa, mahal mong kapatid mo. Pero pagsalita ka naman ng bigat, amen po ba? So, hindi yung kalooban ni God. Kaya sabi nga po dito, no, sa 1 Peter 2 verse 11, dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desire which war against your soul. No? So, sabi po dito ay, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo bilang mga aliens. Aliens naman tayo dito eh. At ang atin po, talaga po yung atin pong, ang atin pong tahanan, walang iba kundi ang trono ng Diyos sa langit. Amen po. Kaya alisin na po natin yung mga worldly, no? Linisin na po natin, alisin na po natin, abstain, no? Mula sa mga sinful desire, yung mga desire natin na pansarili lamang, yung flesh natin. At ano naman po yung mga spiritual hindrances po sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi po dito ay worldly allurements. Ibig sabihin yung makamundong alok. Maraming inaalok ang kaaway ngayon. Amen po ba? Lalo tigit ang social media. Yung Facebook, yung YouTube, marami ka ho napapanood dun. Alam nyo, yun pong isang, ano, yung isa pong may katulong po ako dito. Minsan ay may pinapakita sa akin, makakatawa. Tiningnan ko, tapos inano ko, in-scroll ko yung cellphone niya. Kaiba-iba talaga, no? Ibang-iba talaga yung laman ng cellphone ng believers at saka unbelievers, no? Praise God, no? Katulad po niya ng mga ginagawa ng kaaway, ng mga mahahalay ng mga pananalita. Pero purihin ang Panginoon, tingnan mo yung cellphone po ng mga believers. Alam ko hindi lahat, pero ay no, and I believe lahat po tayo ng mga believers. Ang laman ng cellphone po natin, mga word of God. Amen? Para ma-encourage po ang bawat isa. Amen po ba? Kaya ang sabi nga po doon, no, forsake sin in our life. Alisin po natin yung kasalanan na nagiging hadlang para ho hindi na mapokus ang atin pong mga mata sa ating Panginoon. Amen po. Sabi dito, lust of the flesh. No? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yun, number one po na, yan po ay talagang kalaban po ng ating Panginoon. Kaya, alisin na po natin yun. Amen po? Ay, hindi po tayo magamit ng Lord kung ang mga Kristiyano ay ganito pa. Amen po? Pag alam mo na, nasa puso mo ay pumapasok na yan, rebuke mo. Amen? Eh, mag-ano ka, mag-repent ka kay Lord. Lord, hindi ko kaya ito, Panginoon. Ngunit kayang-kaya mo akong baguhin, alisin para ako'y mapalaya sa ganitong uri ng kasalanan. Amen po ba? Alam naman po natin na maraming mga pastors, mga workers, mga leaders, mga Kristiyano na nakaranas ng ganitong mga kasalanan na pagmisan ang hirap umalis doon. No? Mahirap umalis. Pero alam nyo, pag tayo lamang ay magpakumbaba sa ating Panginoon, no? Talagang kayang-kaya ng baguhin ni Lord. Ibig gagawin po tayo maging malinis na sisidla ng ating Panginoon. Kasi darating yung time, no? Na sabi nga doon, ang church ay gagawin niyang spotless, blameless, without wrinkles. Amen po ba? Kaya po tayo sinasanay ng Lord sa kabanalan. Kaya sabi nga doon, alisin nyo na yung kasalanan para maghari po tayo. Maghari ang Diyos sa ating mga buhay para magamit po tayo mightily ng ating Panginoon. Amen po ba? No? Kung kayo po ay nakikinig, palakpakan niyo ang Panginoon. Hindi ko naman marinig, si Lord ang nakakakita sa inyo, no? So ang sabi po dito sa Epeso 4 verse 22, you were taught with regard to your former way of life to put off you or your old self which is being corrupted by its deceitful desire. Amen po. So tayo po ay talagang, ang sabi nga doon, ang kailangan lamang po natin talaga ay isuko ng buhay natin. Sabi dito, iwasan na ninyo ang dating pamumuhay. No, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na mapapahamak dahil sa masamang pita. No? Praise God. Alam nyo, makita po ninyo eh. Makita po natin yung mga taong namumuhay pa sa flesh.
at yung mga Kristiyano na namuhay na sa in-spirit. Gagamitin sila ng mightily ng Lord with signs, wonders, and miracles. Pagtayo pa lamang nila, nagtatayoan ng mga balahibo, no? Katulad ni Bishop Leo, grabe yung anointing, no? Ni Bishop, kasi nandun lagi, no? Nakapokus lamang siya, no? Kumbaga talagang sabi nga, everyday, nagpapalinis po tayo, nagpapasako po tayo sa kaluban ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga ni Bishop, sabi niya, everyday, ang sabi niya, Holy Spirit, kayo na manguna sa akin, no? Saan mo man ako dalhin, samahan mo ako. Ganun po dapat. Dapat po magiging friendly po tayo. Friend po natin ang Holy Spirit. Sa umaga pa lamang, anyayahan na po natin na siya po na maghahari sa atin, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating ministry. Amen? So, praise God. Alam nyo, nakikita ko po dito, no? Na kung nasaan mas na tayo po talaga ay magpapatuloy sa Panginoon, magpapatuloy sa kabanalan, i-forsake po natin yung ating mga kasalanan. Si Lord naman po ang mag-aayos ng ating buhay at ang ating pamilya. Amen po. Kaya po, sabi ko nga po, sa akin pong buhay, ako po ay nagpapasalamat sa Lord. Kasi po, tinuruan po ng Panginoon ako na lagi magpakumbaba. Kahit po na parang hindi na naman po gusto mo lamang makiayos, no, mag-aayos, magpakumbaba ka lang talaga sa Lord. Lagi iniisip ko, Panginoon, pag nagpapakumbaba ako, no, sabi nga ay walang masama. Kundi alam ko, ang sino man nagpapakumbaba ay itataas ng ating Panginoon. Minsan, marami yung mga bagay na kung nasaan nag-ano sa ating isip, yung nadi-discourage po tayo. Yes. Hindi po natin sabihin na tayo ay okay na tayo, bionic woman and man na po tayo, lingkod ng Lord. Mayroon po mga discouragement, lalo't mayroon kang mga narinig na hindi naman totoo. Yun ay gawa ng kaaway lang, ano ho, para tayo panghihinain. Bibigyan ka ng kaaway ng problema na parang saklob mo na yung ano, sinasabi ng mga unbelievers, parang saklob na niya ang buong mundo, ano ho. Pero salamat sa Lord, nakaranas po ako noon, no? Pagkatapos ng asawa ko, anak ko na naman, nandiyan na naman ang problema, hindi pa tapos, may problema na naman. Ano ho? Pero alam nyo, inaayos ni God ang puso ko dahil alam ko gagamitin ako ng ating Panginoon. Nung ako po'y nagpakumbaba sa Panginoon, itinaas po ng Lord ang aking faith, pananampalataya. Itinaas ni God yung posisyon ko kung ano po ang ministry na pinagkatiwala niya po sa akin. Hindi ko po akalain na ako po ay ginawa na chairman po ng IEP dito po sa Calapan City. At tayo po ngayon, kasama ko po ang mga iba't ibang mga pastor, iba't ibang mga churches. Once a month po kami ay mayroong prayer gathering. From Puerto Galera, sa iba't ibang mga munisipyo. At kahit po kami ay may provincial IEP or first district, ako pa rin po ang tinatanong. Kaya purihin ang ating Panginoon. Sabi ko, sino man ako, Lord, I am not worthy, Panginoon. Hindi ako karapat dapat dahil ako marami din kahinaan. Pero alam nyo, pag mayroon kang kahinaan, pag isuko mo lang at mag-ano ka lang sa Panginoon, magpakumbaba ka lang sa Lord. Tanggalin lahat ng mga nasa puso. Tanggalin kung anumang mga attitude mo, mga masamang pag-uugali mo. Ipopromote ka ni Lord. Itataas ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya salamat po sa Lord na kung nasaan tayo po ay patuloy na ginagamit ni God. Amen po? Hindi po yung sa lakas. Hindi po yung sa karunungan, kaalaman. Amen po? Dahil marami tayong kilala. Kilala ko, no? Dahil tayo may kayamanan. Lahat ng yan ay galing sa Lord. No? Yan ay wala yan. Pero once na ang Diyos ang kumilo sa buhay mo, wala po tayo magagawa kundi magpasalamat kay Lord, no? At itaas parangalan ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. So praise God. Ano ho? Number 3, persevering to the end. Amen. Maging matyaga hanggang katapusan. Amen po ba? Maging matyaga tayo. Sabi ko nga, ako po ay ano na po, senior. Senior na po. Malapit ako magiging 70 years old. Sabi ko, habang ako may hininga, habang ako malakas, magpapatuloy ako kay Lord. Why? Hindi po sapat
hindi po sapat na tayo magpasalamat lamang dahil marami po akong biyaya, marami pong blessing na ibinigay ang Lord sa akin. Sa asawa ko, sa mga anak ko, naging maganda ang kanilang katatayuan ngayon sa biyaya po tabag ni Lord. Kasi po tayo na mga magulang, gusto natin na mapabuti ang ating mga anak. Amen po. Kaya nga ang sabi dito, no? Persevering to the end. Amen po. Hallelujah. Kaya na, sabi dito, therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully in the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. So, praise the Lord, no? So, talagang makita po natin dito na talagang i-prepared po natin hanggang katapusan. Walang ayawan po sa Panginoon bilang mga lingkod ng Diyos. Kung anuman ang ginalaganig ng Lord sa iyong ministry, magpatuloy ka lang, kapatid. Pag sa music man, sa finance man, sa prayer man, magtyaga lang po tayo. Amen? Magtyaga lang tayo hanggang wakas. Dahil ang pumili sa iyo, hindi si, sino po? Hindi po si Bishop, hindi po si Pastor, no? Kundi sila'y ginagamit lamang ng Lord para ikaw i-appoint. Amen po ba? Mismo si Lord ang pumili sa atin. Dahil sabi nga sa Jeremiah 1 verse 5, sa sinapupunan pa lamang ng tayo ng ating ina, pinili at hinirang na tayong magiging propeta po ng bansa. Amen po ba? So napakaganda po yun. Kaya sabi nga po dun, ay maraming ginagawang kaway para hadlangan ang ating paglilingkod sa Kanya, sa Diyos. No? Kaya sabi na dito, dapat ay i-prepare po natin yung ating mind. Huwag natin ipokus sa mga problema. Huwag natin ipokus sa mga negative. Huwag natin ipokus sa kawalan. Ipokus natin sa Diyos. Amen? Sabi nga, focus your eyes unto the Lord. Ang sabi pa doon ay, God will give the desires of our heart. Amen po? Kaya sabi, magiging self-control po tayo. Marami po sa paglilingkod po natin, marami po tayo na-encounter na pwede po natin may nagsasabi, nagsasalita po sa atin against na hindi na pinapartangan tayo. Pwede po tayo para i-re-rebut or parang mag-ano din po tayo, magre-react din po tayo. Pero salamat sa Lord. Self-control. Amen po ba? Self-control lamang po. Dahil isa sa mga bunga ng banal na espiritu is self-control. Kaya kailangan po natin, Lord, bigyan mo ako, Panginoon, no? Ibigay mo sa akin, mag-manifest ang Holy Spirit, mag-manifest sa akin, Panginoon, ang fruit of the Holy Spirit. Kailangan po natin yun. Kaya nga sabi nga, set your hope fully. Pag-asa po natin, hindi yung pag-asa po natin, yung pong ating pinag-aralan, yung ating trabaho, no? Ang ating negosyo, ang ating manak, yes, ginagamit lamang po sila ng Panginoon. Pero unang-unang pag-asa po natin ay ang Diyos na buhay. Amen po ba? Ang Diyos po, kaya doon po tayo umasa, hindi po sa tao, lalo tigit wala po tayo. Nakaranas po ako yan, takbo din, takbo doon, ano ho? Pero tinuruan ako ng Panginoon, ang pag-asa sa akin lang, anak, lumapit ka lang sa akin, come to me, no? Come to me, and I will give you rest. No? Kaya yung kailangan po natin, kaya sabi ko nga, ngayon ko naranasan na kahit maliit, malaki ang pangailangan mo, pag sa Lord ka lang tumingin, no? Kasi po, pagminsan po, ay wala pa po ako nung makita ko po, wala po akong pension. Magpipension pa ako next year, 2025, ano ho, 5 years po ako lang sa. So kung titingnan po natin, paano po mabubuhay kami? Dahil wala po akong pension, no? Pero alam nyo, sa biyaya ng Lord, ginamit ang mga anak ko para i-supply ang pangangailangan po namin. At hindi naman ako lagi humingi kung wala. Tinatouch sila ng Lord. Pag minsan po kami nga ay nag-uusap, ano? Maya-maya sinasabi, inay, ano ang ulam ng tatay? At ganito, no? Ganyan ang ulam. Sige, padadalhan ko kayo. So hindi ako humihingi, pero tinatouch sila ni God. So napakabuti ng ating Panginoon. Ano ho? Kaya ang pag-asa po natin, hindi po nang dahil may malaki tayo, may magandang negosyo tayo,
may mga anak tayo na mahingan, kayang-kaya ng Diyos na pipigilin, na hindi magbigay sa atin mga anak po natin. Pero salamat po sa Lord, dahil ang pag-asa natin sa Diyos, kayang-kaya ng Diyos ipo ng mga anak po, i-bless ka. Amen po ba? Alam mo, dahil nga po, doon po kami sa ano, tinutulungan ko si Pastor Ding, siya naman po talagang pastor doon, at ang Pastora Dida, hindi na po nakapunta doon. At amin po, kami po, mga nanay doon, ay talagang mga nanay po ang makasama po namin. Dalawa po yung lalaki na umaten, at tatlo pang minsan ay hindi pa nakakaatin, kaya dalawa lang talaga, so tatlo sila. So talagang nag-ano kasi, sa totoo lamang po, naawa po ako sa mga nanay, na iniwan po ng contact person dati doon. Pero salamat po sa Lord, binigyan po ako ng wisdom ni Lord, at binigyan po ako ng katulong para po mag-alaga po sa asawa. Kasi po ang asawa ko ay mild stroke. Pero hindi naman po talaga siya ay nakakapunta ng CR din naman, nakakalakad po siya, pero talagang bantayan po. So ako po ay salamat sa Lord. Lord, ikaw ang pag-asa po namin. Gusto ko po maglingkod sa iyo. Alam mo, binalik ni God ang lakas ng katawan ko. At binigyan po ako ng katulong. At ang katulong ko, sino po nagbabayad? Anak ko po. Ano ho? At alam mo, pagpupunta po namin doon, sabi nga, nagtsatsaga po kami. Malayo po yun. Malayo. At alam niyo, ginagawa po namin, para lang ho, mabigyan po namin ng mga merienda, mga bata. May maiabot kami. Nag-a-skindi po kami. Nag-a-skindi po ako. Para sa mga sa Bible study, may maiabot. No? So, hindi po talagang, kumbaga, by faith lang po talaga ang bako. So, sabi ko, mag-pray lang po tayo. Darating yung time, may iangat ni Lord ang kabuhayan. Dahil ang pag-asa po namin, hindi sa tao eh. Amen po ba? Kundi po sa Diyos po lamang. So, sabi nga po doon, persevering to the end. No? Tayo po ay magpatuloy sa ating Panginoon, no? Ang kalakasan po ay galing sa Diyos. Ang karunungan galing sa Diyos. Ang anointing galing sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, no? As the Father has loved me, so have I loved you, no? Sabi ni Jesus, now remain in my love. Kaya ho manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po tayo iiwan ng ating pinamahal na malo tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Malo tayo ng Diyos. Sabi nga po dun sa 1 John 1, sa John 3:16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, for the host, whoever believe in Him shall not perish, but have an eternal life. So, ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa iyo at sa akin. Amen po ba? Huwag niyo sabihin, ay, hindi ako mahal ni Lord, dahil bakit binigyan ako ng malaking problema, malaking suliranin, hindi ako mahal ng Diyos. No. The more na maraming problema, the more trials and persecution, the more blessing to come. Amen po? Testing lang po yan sa ating buhay. Kasi po naranasan ko. Amen? Kaya ho, sabi nga, magtiyaga po tayo. No? To the end, hanggang sa katapusan, matuto po tayo na magtiwala sa Lord dahil mahal na mahal po niya tayo. Amen po ba? So, ang sabi po sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary, no? Sabi nga dito, magsasawa in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest. If we do not give up, we will reap harvest. Amen po? Pag hindi po, sabi nga, huwag tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Amen po? Kahit wala si, ano, wala, kahit wala si... si Bishop dito lagi, once a month po dito sa Mindoro, pero tuloy-tuloy po ang gawain ng Panginoon. Amen, tuloy-tuloy po tayo naglilingkod sa Diyos. No? Amen po ba? Tuloy-tuloy na mayroong nananalangin. Tuloy-tuloy po, no? So sabi nga, do not be weary in doing good. No? Sa atin po mga kapatiran, wag ho natin bigyan lamang po yung mababait sa atin. Pakita po natin ang atin na tunay tayo mga anak ng Diyos. No? Ipakita po natin na mahal natin ang ating kapwa. Amen po ba? Kahit na masama ang ginawa sa iyo, mahalin mo pa rin. Amen po? Gawan mo pa rin na mabuti. Pag minsan nga ho eh, pag nakagawa na masama, maibibigay ka, ayaw ko magbigay dyan dahil nagawan ako ng masama. No, hindi yung kalooban ni Lord. Amen? Testing lang yan sa buhay mo eh, kung tuloy-tuloy baga ang katapatan mo eh. Amen? Pagsunod sa Panginoon. Sabihin na lang, ay, bigyan ko ng leksyon yan, di ko yan tutulungan. Dahil
siya ay ganito ganyan, no? Bilang po mga Kristiyano, kung mahal mo, sinabi mo mahal mo si Kristo at hindi mo naman ginagawa ng mabuti, kabutihan ang iyong kapwa, wala po tayo sa sinasabi po natin na mahal po natin ang Diyos. Amen po. So ang kailangan po natin ay talagang huwag tayo manghinawa, no, sa pagbigay ng paggagawa ng mabuti para po sa ating kapwa, lalo tigit sa atin pong mga sinasakupan. Amen po ba? Kaya kailangan po natin talaga eh magbabad tayo talaga sa presence ng Panginoon eh. Kasi po pagminsan na oh, na ano pa yung flesh natin eh. Amen po ba? Yung sarili po natin eh. Lalo tigit may ego tayo, may pride. Alisin po natin yung sinabi ko nga kanina, kaya magpatuloy po tayo. Kung ano man mga hindrances yan, di ka nang pinakitaan na mabuti, no? Tuloy lang. Hindi po makapagligtas ang tao, kundi si Jesus lamang, yung pananampalataya mo. Pag nakita ng Panginoon na tuloy-tuloy yung ginagawa mo, nagbibigay ka ng mabuti, no? Pinapakita mo, you are doing good, sabi dito. At sabi dito, in proper time, at the proper time, we will reap a harvest. Amen po. Alam mo yun, natutuwa po ako dito sa mga, dati po, kasi po, noong nagkaroon po ng gawain po doon sa Jablo, dumating po yung mga pastors na galing po sa, anong tawag dito, na galing po sa iba't ibang mga bansa. At ang sabi ng lingkod ng Diyos, sabi niya, nung ako'y pinag-pray over niya, sabi niya, 3 o'clock, mag-pray ka dahil bababa ang Panginoon at marami mangungusap sa iyo at magre-reveal sa iyo. Hindi ko po yun nasunod. Kasi po, hindi ko po nasunod yun. Tapos po, nangusap na naman po sa akin, ito na lang po lately. Siguro, nag-start po kami ng mga prayer warrior natin. Inano ko po, kinuwag ko po, kinunik po ako ni Lord through Bishop. Sige, ikunik mo yung mga ano, yung mga intercessors sa iba't ibang ano. Alam niyo, isang message ko lang, nag-oo sila. Alam mo ngayon, ilan po kami? 6, 8, pero hindi po nawawalaan. Araw-araw may nagpipray kasi po, minsan naman may Bible study. Pag minsan din natin maiwasan, mayroong importanteng lakad. Pero mayroon hong nagpipray. No? Nagtyaga. Alam mo, pagtyaga ng mga yon, maraming mga himala sa kanilang buhay. No? Favor ni God, mayroon po mga answered prayer, no? Ay grabe po. Kaya dahil sabi nga, matyaga lang po tayong sumunod kay God, no? Dahil alam po namin mag-harvest po tayo talaga pag hindi po tayo mag-give up. Amen po. So ano sa, ang sabi po sa Revelation 3 verse 11, I am coming soon. Hold on to what you have so no one will take your crown. Yan. Sabi dito, malapit nang dumating ang ating Panginoon, no? Malapit nang dumating. Kaya hawakan mo kung anong mayroon ka, ipagpatuloy mo 'yan. Na hindi siya maagaw ninuman. No? Mayroon kang gift, talent ng Lord. Huwag mong hayaan na manakaw ng kaaway 'yon. Huwag niyong hayaan na may gift ka, hindi mo ibibigay, hindi mo ipagamit kay Lord. Malulugod at matutuwa si God kung 'yung mga gift na ibinigay sa iyo ay iyo pong ipapagamit para mag-glorify ang ating Panginoon. So, yun po ang kailangan po natin. May gift ka sa dancing, may gift ka sa music, sa prayer, ano, sa teaching, sa pagtuturo, pag-preach, go. Go lang po tayo. Amen po ba? So, last na po. Sabi to, stand firm. Stand firm. Dito ay, dapat po tayo ay maging matatag. No? Babasahin ko na lang, by standing firm, you will gain life. Kaya sabi dito ay, maging magalak po kayo. No? Mayroong pag-asa. At ang sabi dito, maging patient lang po tayo. Then, brothers and sisters, until the Lord's coming. Amen po. So, kung paano po talaga ay patuloy na gumagamit ang Diyos ng mga tao para po tayo ay mapaglingkuran. Praise God. So, salamat po sa Lord. Tayo na po mananalangin. Hallelujah. Father God, in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit, we thank you, we honor you, and we bless you, Lord God. Salamat po sa oras nito na kung nasaan na binigyan mo kami ng pagkakataon para makinig, Panginoon, sa iyong salita. Lord, maraming salamat po, Ama, dahil kung papaano kami mag-focus, O Diyos, sa iyo, hayaan mo, Ama, na patuloy namin maintindihan yung mga salita na ini-impart mo sa buhay namin. Lord, i-bless mo ang bawat isang nakikinig, himala, kagalingan, pagpapala. Hallelujah, Lord, maranasan nila at anuman ang deepest desire ng kanilang mga puso.
na maglingkod sa iyo, Lord, i-grant mo ito sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you. I-bless mo lang tinig ng pag-asa. We invite, O Lord God, na marami pang mga tao makikinig, Panginoon, O Diyos, O God, sa tinig ng programang ito, Panginoon, ng pag-asa, O God, na kung nasaan sa iba't ibang bansa, O Diyos, O God, sa iba't ibang dako ng bansang ito sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you. We bless you, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. So, salamat po. God bless us all. Walang alin.